pinapangunahan or pinapriority mo yung relationship ninyo, yes, isa lang mababalidate niyan. Takot ka na masira or mawala siya. Yun, what's up? Ayan, shoutout sa inyong lahat yan, mga utol. And then welcome sa video na ito. So once again, this is Payong Kaibigan ni Kiko. Dahil ito, itigahan ko na naman ang inyong mga kaalaman. Kasi ito ang magiging topic natin sa video na ito. Isang, do this para mababaliw ang lalaki sa'yo at tataas ang value mo. Okay? So ito mga utol, ituturo ko sa inyo yung mga gawain na which is for sure, tataas yung pagtingin ng lalaki sa inyo. Na kung makikilala ka niya is mataas yung value mo. And then isa rin ito na gawain na kung sa tingin mo isang sobrang tigas ng puso ng partner mo, yes, subukan mo lang din yung mga gawain na ito na for sure lalambot at saka lalambot yung puso niya. And then sigurado magtataka siya kung ano yung mga nangyayari sa'yo. Ha, so ito mga utol, dito rin talaga natin masusukat kung gaano siya katigas at saka kung nahihirapan ka rin sa partner mo makipag-deal. Okay? So ito, huwag na nating papatagalin pa. Unang-una, isang, chat him come over and don't reply. Yes. Ito mga utol, subukan nyo lang din na let's say, i-chat mo yung partner mo na halika pumunta ka dito. And then sigurado, magre-reply ito. So once na mag-reply siya na, sige wait lang, pupunta ako dyan. Pero, huwag ka nang mag-response. Ha, ito mga utol ha, sigurado, yung kasunod na mensahe nito ay, uy, ano na ba? Tutuloy ba ako dyan? Pupunta na ba ako? Ha, bakit hindi ka na nagre-reply? Ito mga utol ha, sigurado, hinding-hindi ito hihinto sa pag-chat-chat sa'yo. Ha, so again, bigyan mo ng curiosity yung partner mo. Ha, so, sa gawain na ito, na hindi ka nag-response, ay magtataka at saka magtataka yun. Uy, bakit kaya anong nangyari doon? Hindi na siya nagre-reply. Sabi niya, pupunta ako doon sa kanila. Pero ngayon, hindi naman siya nagre-response. So for sure, tatawag pa yan sa'yo. Okay? So ito. And then yung pangalawa natin, isang mag-initiate ng good morning and don't reply. Yes, isa pa ito. Subukan mo lang din kung masasabi natin na, Kuya Kiko, ako yung palaging nag-initiate ng good morning eh. And then doon na nagsisimula yung conversation namin hanggang gabi or hanggang sa pagtulog na. Yes? So ito ngayon, subukan mo ito na ikaw yung mag-good morning. Yes, ikaw nga yung mag-initiate. And then for sure, mag-good morning ha, yung partner mo. So ngayon, after niya mag-good morning, subukan mo utol na huwag ka nang mag-reply or huwag ka nang mag-response. Ha, kasi magtataka yan, pero for sure, hihintayin niya pa rin yung message mo. Kasi doon na siya nasanay eh. Ha, nababasa ka na niya na ikaw yung kasunod na magre-reply. Ikaw yung gagawa ng or mag-initiate ng conversation. So ngayon, ang hahanap-hanapin ng partner mo is kung ano yung nakasanayan niya. So wala kang ibang gagawin dito, kundi subukan mong i-break kung ano yung nakasanayan ninyo. Ha, kung ano yung nakasanayan niya din. So now which is, huwag ka na mag-reply or huwag ka na mag-start ng conversation. Hayaan mo lang kahit haabutin pa na maghapon, huwag na huwag kang magtakot. Dahil dito natin masusukat kung gaano katigas yung partner mo. Okay? So yon. And then ito, yung pangatlo natin is mag-miss call sa kanya ng once. Okay? Ng isang beses. Ito mga utol ha, subukan nyo lang na let's say hindi kayo nag-uusap sa buong araw or sa mga ilang oras na. And then bigla ka na lang mag-miss call sa kanya ng dalawang beses lang ng pag-ring. Subukan nyo po. Hana, tawagan nyo siya and then nag-ring ng dalawang beses, patayin nyo. Kasi for sure, mabibigyan mo rin ng curiosity yung partner mo. Uy, bakit kaya tumawag siya? Pero bakit pinatay niya? Ha, kasi magtataka rin at saka magtataka rin talaga yung partner nyo dito. Na magre-reply din yan or magme-message. Uy, bakit kaya tumawag? So ngayon, huwag na huwag ka pa rin mag-reply or huwag kang mag-response. Ano, for sure, tatawag at tatawag rin ito. So again, huwag na huwag mo rin sagutin. Ha, bigyan mo siya ng curiosity utol. Kasi ganun pa man, kung mabibigyan mo ng curiosity yung partner mo, nagiging mysterious ka dito eh. So which is, napaka-challenging na ito pagdating sa aming mga kalalakihan. So ito po yung gusto namin.
na yung tipong hindi namin nababalidate kung ano yung mga ginagawa mo, kung ano yung mga pumapasok sa iyong isipan, na which is maghahalungkat at saka maghahalungkat kami, na yung tipong palaging may katanungan sa aming isipan, kaysa i-feed at saka i-feed mo sa amin na hindi na kami macha-challenge, and then dyan na po kami magsasawa. So ganun lang po ang tanging paraan para mabigyan mo ng curiosity yung partner mo. Yes, subukan mo talagang tumawag ng or magparing sa kanya ng 2 beses lang, and then patayin mo. Ha? And then magugulat ka sa akong ano yung magiging resulta. Okay? So yun. And then ito, yung pang-apat natin is stop responding sa conversation. Okay? Ang ibig kong sabihin dito, let's say nag-uusap na kayo. Ha? And then nagbabatuhan na kayo ng mensahe. Or sasabihin na natin na napakasarap na ng inyong pag-uusap. Pero out of nowhere utol, isubukan mo na bigla kang hindi na mag-response. Ha, lalong-lalo na kapag may katanungan siya. Hayaan mo lang. Ha, na sigurado is magme-message at saka magme-message ito sa'yo. Uy, bakit hindi ka na nagre-reply? Busy ka na ba? May ginagawa ka na ba? Or di kaya magme-miss call pa ito sa'yo. So, pero again, huwag na huwag mong sabihin kung ano yung nangyari. Pero hayaan mo muna palipasin 1 or 2 oras, and then saka ka na lang mag-reply or mag-respond sa kanya. And then for sure, magtatanong yan, uy, bakit bigla kang nawala? So isasagot mo na lang na may ginawa lang ako, may tinapos lang. Kasi dito utol, nagpapakita na may iba kang pinapriority, which is hindi lang siya. Kasi kung mavavalidate ng lalaki na siya yung pinapriority mo, ay madali rin itong magsasawa sa'yo. Again, like I said kanina, mawawalan siya ng challenge sa'yo. Okay? So ganun pa man, bitin-bitinin mo siya. Or, sagutin mo pa rin ng walang validation. Ha, curiosity pa rin utol yung dapat nating ibigay sa kanya. Ha, so yun. And then ito, yung panghuli natin is lalabas ka with friends without saying their names. Yes. Subukan mo rin ito. Ha, na magpaalam sa kanya, nalalabas muna ako kasama yung kaibigan. Pero, huwag na huwag mong sabihin yung pangalan. For sure utol, magtataka rin ito. Ha, magtatanong at saka magtatanong rin ito sa'yo. Uy, teka lang, sino ba yung kasama mo? Pero again, huwag na huwag kang mag-reply. Or huwag na huwag kang mag-response. Saka mo na lang sabihin, pagkalipas ng 1, 2, or 3 oras. Kasama ko pala si ganito. Yes? Hayaan mo muna siyang mabaliw-baliw sa'yo, utol. Hayaan mo muna siyang mabigyan mo siya ng palaisipan. Hayaan mo muna siyang makikurious sa'yo. Kasi ang pagtitrain natin dito, habang kasi nabibigyan ng curiosity yung partner mo, is sa mga panahon na ito utol ay tumataas yung value mo. Yes, nabibigyan natin siya ng ikatatakot niya or natatamaan natin yung ego niya. Pero again ha, huwag na huwag po tayong magpatinag. Kasi dito rin natin pinapakita sa kanya na may iba ka rin pinapriority or may iba ka rin ginagawa maliban lang sa relationship or maliban pa sa relationship ninyo. Kasi dito rin natin nabibigyan din ng takot yung partner mo. Once kasi na nalalaman ng partner mo o ramdam ng partner mo na mas pinapangunahan or pinapriority mo yung relationship ninyo, yes, isa lang mavavalidate niyan. Takot ka na masira or mawala siya. Yes? Pero kung iba yung pinapriority mo, ha, yung papasok lang din sa isipan ng partner mo, uy, hindi yung relationship namin yung pinapriority niya. Ibig sabihin is, hindi siya takot na mawala ako. So ngayon, yung mabibigyan mo ng takot is yung partner mo. Ha, hindi lalaki yung ulo niya, utol. Yes, alam niyo ba yung ibig kong sabihin? So kung ganun pa man mga utol, ha, magpaka-mysterious po kayo. Kasi sa gawain na ito is very powerful din. Na for sure magugustuhan niyo po yung resulta. Gawin niyo lang po. Ha, nang walang takot talaga. Okay? So yun lang po mga utol, sana'y nakatulong talaga yung video na ito. So maraming salamat. Ingat po kayo. God bless and babush! Binigay ko lahat para wala kang masabi. Kaya nga hindi